ang aming simbahan ay tinatag noong 1576. It's already 443 years na ngayon sa December. Kilala ang aming simbahan na isa sa pinakamalaki at isa sa pinakamatandang simbahan noon. Ang aming simbahan ay may parochial school noon, ang St. Mary's Academy, kung nasaan tayo ngayon, pero nasa second floor na tayo. Yung St. Mary's Academy, closed na. Hindi na pwede kasi wala na rooms, wala nang yung mga estudyante. Ang lahar ay dumating dito ng 1991. Nag-arap ang Mount Pinatubo ng June 15, 1991. May cauliflower noon. Ewan ko kung sinilang na kayo kasi 30 years ng lahar. Makikita na nagiwan ng lahar dito ng 6 meters lahar. Equivalent to 18 feet. Kaya dinadaanan natin, mataas tayo ng 18 feet. Labang nito ng 6 meters. Makikita yung mga bintana, yun na lang ang natira. Yung pinasukan na bituan ngayon ay bintana ng plywood na second floor. Noong April 22, nagka-earthquake, lahat alos ng simbahan sa Pampanga na tumakan. One is a cathedral, was closed almost 3 months. At ito, nag-close ito ng 10 days for inspection. Wala namang nakitang delikado, so binuksan na para sa mga bisita. Ang San Guillermo Church ay kinuha sa pangalan. Yung nag-donate ng lupa dito ay isang milyonaryong pangalan ay Guillermo Manabat. So, para hindi makalimutan, ang hinanap nilang patron kamukhang pangalan. Kaya, ang patron dito ay si San Guillermo Hermitano. Si San Guillermo Hermitano ay isang Agustinian, well-known siya as prayer warrior. Kasi ito padagdag sa lahar. Kung ang naminsala dito ay lahar, ngayon ang hanap buhay ng mga tao dito, lahar, quarry. So parang blessing pa ngayon na maraming nagkatrabaho dahil sa quarry. Few moments later. Kasi imbalo ko mo kayo kay San Guillermo, may tambunan niya atin yung mga pinatubo. Kay, somehow, paano nung telepon dyan eh, yung mga ano, tindi pang mitagan na din, kakakalit yun eh. So, ni-revived eh, I guess. Kay ba't, yun, mag-visa na naman yan. Pero, paano linog kayo? Nakababakin tayo. Oo, oh, mababakin yung yeah. So, itang mayayakit yung resilience na rin kung paano. Ning San Guillermo, one of the 50 oldest church in the Philippines. A bit of history yung kay King Lahar. Elementary ko kanta. So, ay asaksyan ko. It's in the middle of the night. 1991. Ganingaldo, natin Ganingaldo, King Kapampanga. Dinagusing Lahar. Mapali-paling lahar from poor. Nalatora, diretso kayo ng kabalansan. Ganagandang dala, kain na ng Bacolor, mapali. Eh, kain nga, asikan nga niyan, Ken. So, betambunan. Yung asikan naman, Wana, yapin niya yung tantawa, yapin yung marangle. Marangle. Rice field. Big flow yan, hanggang kayong from Porak, hanggang Minalin. Tingalawang tao kayo ni mga matila, mga tambunan. Ganingaldo, mapaling lahar. Ay, ba't yan yung ubingan kayong gaya? Keng dalan. Lapo, may manukit la rin tao ka rin kay alas may nga kay lumay nga pet lang ubingan. It is a progressive town. Yung Bacolod, Bacolor, happening capital na dati ning San Fernando, aning Pampanga. Yung panahon ng Kastila. Tandaan ako malaki ko pa kasi ganda. Siguro makanyan oras, alas 9, alas 10 sa niyang makapungi, pinatungo. And then in the middle of lunch time, nagdalumdum. May cover yan. May talumdum talaga. As in, nagbengi. Totally dark.